Okay guys, welcome back to my YouTube channel, Summer TV channel. Guys, nandito naman po tayo para sa ating pagpapatuloy sa ating pagpapaliwanag regarding sa policy ni YouTube. Ang pag-uusapan po natin guys ay yung community guidelines. Spam, deceptive practices and scam. And guys, mga patakaran sa spam, mga mapanlinlang na kagabayan at scam. Guys, ang ibig sabihin po ng spam, ito hindi po spam na pagkain ha, na yung dilata na pagkain. Ang spam na tinutukoy po dito sa YouTube, ito po yung limbawa mga katuturan o hindi na angkop sa mga mensahe na ipinadala sa YouTube o sa isang malaking bilang ng mga tatanggap. Yan guys, yan po yung ang ibig sabihin po ng spam sa YouTube. Ito po ay mga mensahe na kung saan makikita natin sa comment page ng ating YouTube, kung saan yung ikinukomment nila hindi angkop doon sa laman ng content o laman o content ng iyong video. Ito po ay matatawag na spam. Parang nakikipag ugnay para dikitan kita o kaya padikit guys, ganyan para makakuha sila ng bilang ng subscriber sa kanilang channel. Yun guys, yun ang pwede nating tawaging spam. Kaya guys, dyan sa mga kapwa ko YouTuber, iwasan po natin yung mag-comment ang walang kabuluhan, walang katuturan na comment na hindi naman naangkop dun sa content na video, para maiwasan po natin yung sinasabing spam. Kasi kapag nadetect yan ni YouTube, dadamay yung channel namin. O madadamay yung channel nyo kung gawan kayo ng ganun. Kasi iwasan po natin. Ang kadalasang gumagawa niyang spam na yan, yung mga fake account, yung mga ninja account na nagbi-message ang walang katuturan. Minsan may mga emoji-emoji pa nga eh. And guys, iwasan po natin yung ganun. Ano naman po yung guys yung sinasabing deceptive practices, panlinlang na kagawian. And guys, guys, napaka-importante po nating malaman ng mga patakaran ni YouTube para iwas din tayo sa mga kakapahamak ng ating channel. Mahirap nang hindi ma-monetize o ma-demonetize kapag binigyan tayo ng strike ni YouTube, kaya ma-terminate yung ating channel, terminate dahil sa kakulangan natin sa kaalaman sa policy ni YouTube, community guidelines policy. Ang pangunahing prioridad ng kaligtasan ng kanilang creator, manunood at kasosyo, in guys, inaasahan nilang tutulungan natin sila. Inaasahan natin tutulungan yung YouTube upang mapanatilihin at protektahan ang natatangi at masiglang komunidad na ito. And guys, dapat kailangan na tulungan din natin si YouTube para maprotektahan ang kanilang company pang hindi mapahamak. Okay guys, bago tayo pumunta doon, sabi dito, hindi pinapayagan ng YouTube ang spam, mga scam, o ibang panlinlang na gagawiang na namantala sa komunidad ng YouTube. Hindi rin nila pinapayagan na ang content o nilalaman na may pangunahing layuning manluko ng ibang tao para umalis sila sa YouTube at pumunta sa ibang site. Kung makakita ka ng content na lumalabag sa patakarang ito, iulat ito. And guys, pwede nating i-report yung mga ganung mapanlinlang na gawain. Mga litong-tunin ng komunidad, kung nakakita ka ng ilang video o komentong gusto mong iulat, and guys, pwede mong iulat ang channel. And guys, pwede natin i-report yung mga nagmagawa ng spam sa ating YouTube para ma-terminate yung YouTube nila. Kaya guys, hanggat maaari, ayusin naman po natin yung pag-comment kapag nag-comment tayo. Dapat patukoy dun sa content ng video na pinapanood natin pag-comment. Huwag yung basta-basta kukomment ka ng kung ano-ano na wala namang katuturan. Iwasan po natin yun.
Ano ang kahulugan ng mga patakarang ito? Yan, kung nag-post ka ng content, yan, huwag mag-post ng content sa YouTube kung tumutugma ito sa alinman sa mga paglalarawan na kasaad sa ibaba. Guys, number one, spam na video. Tukoy natin guys ang yung spam na video. Content na maraming beses na ipinupost, paulit-ulit o walang pinagtutuunan at nagsasagawa ng isa o higit pa sa mga sumusunod. Yan. Guys, yung mga paulit-ulit daw na content, maraming beses na ipinupost, paulit-ulit at walang pinagtutuunan. Number one, nangako sa manunood na may makikita silang isang bagay pero sa halip ay idinidirekta sila palabas sa site. And guys, yung mga title, dapat kailangan kung ano yung title ng inyong video, dapat yun din ang yung content. Hindi yung pag-click mo, akala mo napakagandang klaseng video, yun pala dadire ka sa ibang site kapag clinic mo yung video yun. Number 2, kumukuha ng mga pag-click, panonood o trapiko palabas sa YouTube sa pamamagitan ng pangako sa mga manonood na mabilis silang kikita ng pera. And guys, yan guys, doon sa mga title na sinasabi na ganito, instant lang daw makakuha ng pera, mabilis lang daw kapag clinic mo yung yun na yun, magkakaroon ka ng kitaan pera. Sa panahon ngayon, ang hirap-hirap talagang kumita ng pera. Hindi naman na madaling kumita talaga ng pera eh. Panahon ngayon. Yan guys, kapag clinic mo itong ganitong yan, kumukuha ng mga pag-click, panonood o trapiko palabas sa YouTube sa pamamagitan na pangangako sa mga manonood na mabilis silang kikita ng pera. Guys, kunwari yan, nangako sila na pagka-clinic mo yung video na yon, ikikita ka ng pera. Yun ang ibig sabihin. Tapos, ang mangyayari, pag na-click mo na, idadirect ka sa ibang site. Guys, ayaw na ayaw na YouTube niyan. Okay? Nagdidirekta sa mga audience sa mga site na nagpapakalat ng paminsalang software. Sumusubok na kumalap ng personal na information o ibang site na may negatibong epekto. Guys, nagdidirekta sa mga manunood daw sa ibang site, papakalat ng mapaminsalang software. And guys, kapag linik mo yung video yon, direk ka sa ibang site na may mga malware o kaya virus para pwedeng ma-hack yung account mo. O kaya idadire ka dun sa mga malalaswang site. Number 5, mapanlin lang na metadata o thumbnail. Paggamit sa pamagat, mga thumbnail, paglalarawan o mga tag para lukuhin ang mga user at paniwalain sila sa content na naibasa kung ano talaga ito. And guys, mga mapanlin lang na metadata. Mapanlin lang. Ito yung misleading na metadata o thumbnail. Ang ibig sabihin po ng metadata, ang metadata ay isang hanay na data na naglalarawan at nagbibigay ng impormasyon tungkol sa iba pang data. And guys, ang ibig sabihin po ng metadata, halimbawa yung title ng thumbnail, kakainggan nyo yung title o yung thumbnail. Pero pagka clinic mo yon, ang nilalaman pala ay hindi kaya-aya. And guys, yun ang masasabi natin na metadata. Kumbaga ang maganda sa panlabas pero yung sa panloob is hindi kaya-aya. Ang meta, ibig sabihin ng meta ay kung ano yung visual na ating nakikita. Kung ano yung nakikita ng ating mata. Yung data naman is kung ano yung nilalaman ng data. Yung nasa loob mismo. Yun yung content. Sabi dito, mga mapanlin lang na metadata o thumbnail paggamit sa pamagat. Yan, mga thumbnail, paglalarawan o mga tag para lukuhin ng mga user o paniwalain sila sa content na naiba kung ano talaga ito. Sa pamamagitan ng magandang thumbnail o nakakaingan yung thumbnail o kaya title. Yung pala paglinig natin yon, iba yung laman ng content. Iba yung content. Nilagyan natin ng mukha ni Ivana Ilawi o kaya ni Rapitol po yung ating thumbnail.
Saka nilagyan pa natin ng title na medyo kaaya-aya. Yung mga ganong ano, title, saka thumbnail, o picture ng ibang tao, malayo naman dun sa ginawa mong content, ginawa mong video. Ayaw na ayaw po ni YouTube yung ganun. Para makakuha ka lang ng manonood dahil dun sa inilagay mong picture ng mga sikat na tao. Para paniwalain yung ating manonood o para mag-click lang sa iyong YouTube video. Paglinig mo yung video o yung content, iba pala yung laman. Sa ayaw na ayaw ni YouTube yung gano'n na pwede tayong mabigyan ng wilga niya ni YouTube. Guys, ang mga scam. Content na nag-aalok ng regalong cash, mga scheme sa mabilis na pagyaman o may pyramid scheme. Pagpapadala ng pera ng walang physical na produkto sa isang pyramid na struktura. And guys, aware naman tayo guys sa mga scam, no? Kunwari, mga example ng scam eh. Yung una mo, napakagagating ka. Diba, 1,000 muna yung padala ka sa kanya ng 1,000. Within 1 week, putubo ka agad ng 500. Kumbaga sa una pa lang, pagkagating ka, mga 5 times yan, lumaki ng lumaki, siyempre lalaki din yung investment mo dyan. Dahil sa nakuha na yung loob mo, nagbigay ka ngayon ng malaking halaga. Dubli dun sa, kasi kumikita ka eh. Dumubli dun sa kinita mo lahat, sa lahat-lahat. Bigay ka ngayon ng malaking halaga. Bawa, 10,000 na yung kinita mo. Sinabi ng scammer, oh, mag-ano ka ng 20,000. Maghulog ka, magbigay ka ng 20,000. Hulog mo sa Gcash ko, tutubo yan ng 25,000. Yung pala, yung 20,000 na hinulog mo sa Gcash niya, tinakbo na. Bigla na hindi nagparamdam. Eh, lugi ka ngayon. Kasi 10,000 lang yung kinita mo. Naglabas ka pa ng 10,000, higit 20,000, ikaw ngayon ang nawalan. Kaya, ingat-ingat po tayo sa mga scammers. Huwag tayong magpapaniwala sa, lalong-lalo na sa online. Lalong-lalo na sa online na, guys, ha. Iwasan po natin yung pagkatiwala ng ating pira na pinaghirapan. Nauna muna is pagkagagatin ka. Pag gumagat ka talaga is ubos yung iyong pira. Simtivision spam. Content na nagbibinta ng mga sukatan ng pagkikipag-ugnayan gaya ng mga panonood, like, comment, at ano pamang sukatan sa YouTube. Kabilang sa uri ng spam na ito, ang content na naglayon lang na magparami ng subscriber, panonood, iba pang sukatan. Halimbawa, ang mga nag-aalok na mag-subscribe sa channel ng ibang creator, kapalit lang ng pag-subscribe niya sa inyong channel. Kilala rin bilang sub for sub na content. And guys, ipag-ugnayan niya yung mga peak engagement na dalo ka ng yan guys, sabihin mo dun sa panoorin mo yung video ko at mag-like at mag-subscribe. Ganun din ang gagawin ko sa iyo. And guys, sa peak engagement po yan, kasama din po yun doon yung incentivization and spam o kaya content na nagbibinta ng mga sukatan ng pagkipag-ugnayan gaya ng mga panonood, like, komento, ano pang sukatan sa YouTube. And guys, kabilang din ang spam. Ito. Yung mga, ba naman dyan, yung mga binubost, pinapabost, para magkaroon ng maraming views, o magkaroon ng maraming watch hour, or subscribers. Ito yung guys, mga may boosting service. Kaysa kapag nahuli ho ng nahuli ni YouTube yung mga ganong aktibidad, maaaring ma-terminate yung ating account o yung ating YouTube channel. Pinagbabawal po ni YouTube yan. Sub for sub. Mga boosting. Papaboost ka ng iyong video.
Mga spam na komento. Yan. Guys, yung sinabi ko kanina, mga spam na komento. Mga komentong naglayon lang na mangalap ng personal na impormasyon mula sa mga manonood. At mapanin lang na nagdidirekta sa mga nanonood palabas sa YouTube. Nagsasagawa ng alinbang sa mga pinagbabawal ng gawi na nakasaad sa itaas. Guys, kaya pinagbabawal talaga ni YouTube yung mga comment na kung ano na hindi naman patukoy dun sa content ng iyong video. Pinagbabawal talaga yun kasi baka mamaya may maglagay ng sa comment mo, may na maglagay ng tawag nito, may maglagay ng link. O kaya hikayatin ka pag nag comment siya ganyan na punta ka sa aking channel kung baka may mag-o-offer sa iyo. Iniwasan ni YouTube yung ganung mga komento kung ano-ano. Kaya dapat kailangan talaga kung ano yung nasa loob ng kung anong nilalaman ang yung video, angkop doon sa comment na i-comment sa iyo. Yan, guys, mga paulit-ulit na komento. Pag-iiwan ng napakaraming magkakapareho o walang pinagtutuunan o paulit-ulit na komento. Guys, pag ulit-ulit, pasok din sa spam ho yan. Pang-aabuso sa live stream. Mga live stream na naglalayon ang mag-stream ng content na pagmamayari ng ibang tao at hindi na itama pagkatapos ng mga paulit-ulit na babala tungkol sa posibleng pang-aabuso. Dapat na aktibong subaybayan ng mga may-ari ng channel ang kanilang mga live stream at iwasto ka agad ang anumang potensyal na issue. Umangkop ang mga patakarang ito sa video, paglalarawan ng video, komento, live stream, at anumang produkto at feature ng YouTube. Tandaan, hindi ito kumpletong listahan. Ayan guys, ang pinapayagan lang po dito ng ating ng YouTube, pinapayagan kang hikayatin ang mga manunood na mag-subscribe, pindutin ang button, mag-like, magbahagi o mag-iwan ng komento. Pamagitan po yan ng pagsasalita po nyo yun sa inyong video. Hikayatin nyo yung mga manonood na mag-like, subscribe, and hit the notification bell. Guys, yun lamang po ang pinapayagan ng YouTube para makakuha po tayo ng mga subscribers, views, and like. Ito pa yung guys, yung mga ilan sa mga hindi pinapayagan ni YouTube. Content na nangangako sa mga manunood na makakapanood sila ng isang bagay pero sa halip ay dinidirekta sila sa palabas ng site para manood. Guys, ang sinabi ko na kanina. Number 2, paulit-ulit na pag-post ng parehong content sa isa o higit pang channel. And guys, number 3, maramihang pag-upload ng content na kinopyam mo mula sa iba pang creator. Guys, yan yung reuse content. Yung pagkukopya mo dun sa mga content ng ibang creator. Pagtatangkang lokohin ang mga manonood, para mag-install sila ng mapansalang software o pagdidirekta sa kanilang sa mga site na pwedeng promiso sa kanilang privacy. Guys, number 4, content na automatikong nabuo na pinupos ng mga computer nang walang pagsasaalang-alang sa kalidad o karanasan ng manonood. Pangangako ng libreng pira, mga produkto software o mga perk sa gaming kung mag-install ng software, mag-download ng application o magsagawa ng iba pang gawain ng mga manonood. Maramihang pag-post ng content ng affiliate sa mga nakalaang account. Sa mapanin lang na metadata o mga thumbnail, hindi pinapayagan sa iyo paglalagay ng masyadong maraming tag sa paglalarawan ng video o tag stuffing. Sa halip, nilalagay ang mga ito bilang mga tag kapag nag-upload. Yan guys, yung mga tag po natin, dapat kailangan is kung ano po yung title ng ating mga videos, dapat dun, yun din po yung ilalagay nating tag. Huwag po nating ilalagay yung mga sikat na personalidad para ma-search lang ang ating YouTube. Kasi pag na-detect ko yan ni YouTube, maaaring mabigyan ka ng strike. Isang thumbnail na may larawan ng isang sikat na celebrity na walang kaugnayan sa content. Yun guys, sinabi ko na.
kanina na isang thumbnail. Guys, sa thumbnail mo ilalagay mo yung mukha ni Rapi Tulpo. O kaya ni Ivana Ilawe para i-click lang yung video mo. Tapos pagdating doon sa video mo, sa content, iba naman pala yung mapapanood nila. Paggamit sa pamagat, mga thumbnail, ang paglalarawan o mga tag para lukuhin ang mga user at paniwalain sila sa content na naiiba sa kung ano talaga ito. Halimbawa, kapag posible itong magdulot ng matinding pinsala sa totoong buhay. Mga scam, hindi pinapayagan sa YouTube. Ito guys, ang mga scam. Paggawa ng mga labis na pangako gaya ng mga claim na mabilis na yayaman ang mga manunod o makakagamot ng malulubang sakit gaya ng kanser, ang isang mahimalang gamot. Guys, yung mga scam na yan, example po yan sa mga scam. Guys, na pinapangakuan ka na kapag dun sa content na yun, na pinapangakuan ka na kapag binili mo yun, gagaling ka kagad, yung pala. Kaya iniwasan po dyan sa YouTube yung mga pagbibinta ng kung ano-ano gamit ng YouTube. Pag-promote ng pagregalo ng cash o ibang pyramid scheme. Yan. Kaya yung mga promotion na yan, yung mga papopromote ng mga paninda, mga pyramiding, sumali ka sa kanilang group, papalabasin ka ngayon ng pera. Pangangakuan ka na yung pera mo is dodoble. Mga account na nakalaan sa mga scheme na pagreregalo ng cash. Guys, mga video na nangakong magkakaroon ka ng 50,000 bukas sa pamagitan ng planong ito. Guys, mga scam po yan. Sa totoo lang talaga, reality, napakahirap po talagang hanapin ang pera. Wala pong mabilisang paraan para makakuha ka ng pera. Lahat po talaga ng pera, bago kang magkaroon ng pera, idadaan ka talaga sa pagtatrabaho. Yan. Spam sa pagbibigay ng insentibo. Hindi pinapayagan sa YouTube ang mga sumusunod na uri ng content. Tandaan, video na may layuning, hikayatin ang mga manonood na mag-subscribe. Mga video na sub-for-sub, mga video na nag-aalok ng mga binibintang pag-like. Isang video na nag-aalok na ibibigay ang channel sa ika na 100,000 na subscriber nang walang ano pa mang ibang content. Spam sa mga komento. Mga komento tungkol sa mga survey o giveaway na nagpo-promote ng mga pyramid scheme. Mga referral link na pay per click sa mga komento. Mga komentong hindi totoong nag-claim na mag-aalok ng kumpletong video content. Ang uri ng content na ito ay posibleng yan, mga pelikula, mga palabas sa TV, mga concert. Yan. Pag-post ng mga link papunta sa site ng mapaminsalang software o phishing sa mga komento. Yan, wow, na makakuha ng napakaraming pira mula rito. Mga komentong may mga link papunta sa mga store ng piging produkto. Yan guys. Kumusta? Panoorin ninyo ang aking channel video rito kapag walang kaugnayan ang channel video sa video kung saan ito na post. Paulit-ulit na pag-post ng parehong komento na may link papunta sa inyong channel. Guys, hindi pinapayagan sa YouTube ang mga sumusunod sa oran content paggamit ng iyong telepono para mag-stream ng palabas sa TV. Guys, paggamit ng third-party software para mag-livestream ng mga kanta mula sa isang album. Tandaan, ilang halimbawa lang ang mga ito o huwag mag-post ng content kung sa tingin ay posibleng labag ito sa patakarang ito. Ano ang mangyayari kung lumalabag sa patakarang ito ang content? And guys, pag lumabag sa patakaran, alam nyo na. Muna-muna, padadalang ka na ni YouTube ng babala. Sabi dito, kung lumalabag sa patakarang ito ang iyong content, naalisin namin ang content at padadalang ka namin ng email para ipalam ito sa iyo. Yan, kapag lumapag daw, buburahin yung content. Aalisin ang content sa YouTube channel nyo at padadalhan ka ng email para ipaalam sa iyo na lumapag ka sa patakarang ito. Kung ito ang iyong unang paglabag sa aming mga alituntunin ng komunidad, malaman na
makakatanggap ka ng unang babala. Guys, nang walang penalty sa channel mo. Kung hindi, posible kaming maghain ng strike laban sa inyong channel. Magkukuha ka ng 3 strikes sa loob ng 90 days. Wawakasan ng iyong channel. Tatlong strike po. Kapag lumabag ka sa community guidelines ni YouTube, wawakasan ng iyong YouTube channel. Sana ay may natutunan kayo sa aking unting paliwanag regarding sa policy ni YouTube sa spam and deceptive practices and scam. And guys, yung iba hindi ko man may paliwanag ng maayos, at least kahit paano eh may naibigay ako sa inyong munting paliwanag regarding sa spam, deceptive practices and scam. Guys, sino man pong makapanood ng aking videos, huwag pong kalimutan na mag-subscribe, like, and hit the notification bell para palagi kayong updated kasi tuwing may upload akong video regarding sa policy ni YouTube o ano pa mang video ng aking upload. Thank you for watching, guys. Hanggang sa muli. Susunod po natin na topic sa susunod is child safety. Ayan, patakaran sa mga safety ng mga kabataan. Thank you for watching, guys.